Okay, may chismis tayo ngayon, pero I'm trying to do something. Like, magkukulot ako ng hair. This is my first time kuloting my hair. Nah, I never did this to myself. Like, this is the first time. Again, ha, wala akong expertise sa pagkukulot, so don't bash me for this. I just bought this on TikTok. Hindi ko alam kung gumagana talaga, pero ang init niya sobra. Siyempre, no? Nakita ko sa comment section, may nagre-request ng chismis para kay Nyx. So, si Nyx ay isang primordial goddess. Anak siya ni Chaos. Kapag sinabi nating primordial goddess, existing na talaga siya bago pa man ang creation ng Greek world. So, existing na talaga itong si Nyx bago pa man ang mga gods and goddesses or Olympian gods and goddesses. Kilala si Nyx bilang goddess of night or queen of the night stars. Ganun. So, ang lagay ng night sky ay depende sa mood ni Auntie mo Nyx. Kaya kapag nagsishine yung stars na yan, ibig sabihin, okay ang kanyang mood. Pero kapag hindi naman, ay, baka may pinagdaraanan siya. Ang asawa ni Nyx ay si Erebus. Si Erebus naman ay ang personification ng darkness and shadows. So, anong i-expect ninyo, no? Nagkaroon sila ng dalawang anak na si Aether, na personification ng upper sky or yung brightness, at si Himera na daylight. So, sa kanila talagang pamilya nanggagaling ang konsepto ng day and night. Sa Greek mythology, ha? Pero itong si Nyx, kahit nga may asawa siya, meron daw siyang power na mag-produce ng sarili niyang anak sa sarili niya. So, one independent mama itong si Nyx. Wow. Again, ha? Iba-ibang versions ang Greek mythology, kaya pwede po kayong magbasa. May makikita ko yung kwento na mula sa union nila ni Erebus ang mga anak nila na ito. Pero dito sa version na nabasa ko, si Nyx lang ang may gawa ng lahat ng mga anak na ito. Una si Hypnos. Hypnos is the god of sleep. Siya di umano ang responsible sa tulog ng mga mortals and immortals. Aray, umuusok na. Another is Thanatos, na god of death. Siya di umano ang responsible sa death ng mortals. Next is Moros, the god of fate or doom. Siya naman ang responsible sa fate ng gods and goddesses. Kaya diba yung mga prophecies sa Greek mythology, nakakatotoo talaga kasi nga kay Moros na to, who is the god of fate nga or destiny. Hindi daw maiwasan ng mga gods and goddesses or even the mortals yung kanilang destiny. Dahil dito kay Moros. Next naman ay si Nemesis, who is known as the goddess of divine retribution and vengeance. Ito namang si Nemesis ang responsible sa pagbibigay ng karampatang rewards and punishment para sa mortals and immortals or the gods and goddesses. Minimake sure daw niya na nabibigyan niya ng punishment ang lahat ng mga gumagawa ng hindi maganda at binibigyan din naman niya ng rewards ang kung sino man na gumagawa ng mabubuti. So, ang pagbibigay niya ng rewards and punishment ay depende rin sa actions ng gods and goddesses or the mortals or humans. Sunod naman ay si Care, pero kadalasan ay ginagamit siya as Keres. Care, singular, and Keres, plural. Ito naman daw yung mga female spirits na associated with cruel, violent, and untimely deaths ng mortals. Pero particularly naman sa battle or sa mga digmaan, ganon. Sila pala yung mga nakikita natin sa mga movies na nag-swoop down. Yung mga bumababang naka-white and black na spirits, tapos kineclaim yung mga souls mula doon sa namatay, ganun. Diba, merong ganun, nagsuswoop down ang mga elemento-elemento, mga spirits. Tapos kinukuha nila yung mga namamatay sa movies, especially sa battlefield. Next naman daw na anak ni Nyx ay si Oneroi or Oneroi's. Sila naman daw ang responsible sa different dreams ng mortals and the immortals. Kaya daw tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar, nakakapag-travel, nakakakain ng mga gusto nating pagkain. It's because of them. Kasi nga daw, sila ang responsible sa ating dreams. Kaya kung nag-sleep paralysis ka, sila yan. Kapag nakita mo si crush sa panaginip mo, sila talaga may kagagawan yan. Yung mga Oneroi's daw. Tapos kapag hinahabol ka ng multo, tapos hindi ka pa makatakbo, yan, sila daw ang may kagagawan ng lahat ng nasa panaginip natin. Ang mga Oneroi's or Oneroi. Next is Momus. Si Momus parang may kilala ako. Si Momus naman ay hindi god or hindi rin siya goddess.
Pero siya ang personification ng mockery, blame, and unfair criticism. Siya yung fault finder. Kahit anong gawin mo na mabuti or maganda, hahanap siya ng butas. Ganun. Para sa kanya, hindi ka magaling. Para sa kanya, hindi ka ano talaga. Kasi lahat may comment siya. Lahat may mali sa'yo. Oh, baka may kilala kayo, mga descendants ni Momos dyan. Lalo na sa workplace, o kaya ay dun sa mga kaibigan natin. Wala na talaga silang ibang nakita, kundi yung pagkakamali mo. Siya yung sa 10 kaibigan mo o sa 10 katrabaho mo, 9 doon ang nagsasabi na magaling ka, magaling yung ginawa mo, pero meron isang magsasabi na, ay, hindi ka magaling. Although we cannot please everybody, pero ito kasing si Momos nga ay fault finder. Lahat na ng ginawa mo, o ginagawa ng gods and goddesses, o ng mortals, ay hinahanapan niya ng butas, hinahanapan niya ng mali. Ka? Hindi siya nagiging masaya sa accomplishment ng iba. Hindi na nga siya masaya, chinichismis ka pa. Pero balik nga tayo doon sa tanong, bakit takot na takot itong si Zeus kay Nyx? Ito kasi yon. Nung Trojan War, di ba nga si Hera ay galit sa mga Trojans? Kasi hindi siya pinili ni Paris na pagbigyan ng golden apple na may nakasulat na to the fairest or to the most beautiful. Kaya siya nagalit sa mga Trojans. Kumampi siya sa mga Spartans. Pero itong si Zeus ay kampi pa rin sa mga Trojans. Dahil nga sa galit nitong si Hera sa mga Trojans, inutusan niya ang isa sa mga anak ni Nyx na si Hypnos na patulugin ng malalim at mahimbing itong si Zeus. Habang ongoing ang Trojan War. Dahil nga medyo chaotic and medyo mischievous ang mga anak ni Nyx, ay pumayag siya. So sabi niya, sige, pagtripan natin yan si Zeus. At iyon na nga, habang ongoing ang Trojan War, ay pinatulog niya ng sobrang himbing, sobrang lalim si Zeus. Nung nagising itong si Zeus, na-realize niya, "Noy, natatalo na ang mga Trojans, anong nangyari, bakit ako nakatulog?" At na-identify niya na ang may kasalanan ay si Hypnos. Dahil sa sobrang galit niya, ay pinaghahanap niya itong si Hypnos at gusto niyang parusahan. Pero itong si Hypnos ay may pagka-oversized toddler na mama's boy. Nagtago siya sa sayo ng ina niya. Sabi niya sa nanay niya, "Mother Nyx, hinahabol ako ni Zeus, gusto akong patayin, wala naman akong kasalanan." Ganun. At dahil nga protective din itong si Nyx, ay binalaan niya si Zeus na, "Zeus, kapag may nangyari talaga sa kahit sino sa mga anak ko, ikaw ang parurusahan ko. Hindi ka ba natatakot na kapag nag-collab, nag-combine-combine ang powers ng mga anak ko, ay pwede kang malagay sa panganib?" Ganon. Doon natakot si Zeus. Hindi na niya hinanap, hindi na niya tinangkapan na parusahan itong si Hypnos. So natakot din talaga siya. Si Nyx naman, hindi naman talaga siya scary boom-boom, no? Hindi talaga siya troublesome. Katunayan, ayaw niya na winoworship siya ng mga tao. Pinipigilan niya ang mga tao na i-worship siya. Kasi gusto naman talaga niya na ang mangyari ay peaceful ang gabi. Ang gabi payapa, lahat ay tahim. Yun ang theme song ni Nyx. Pero nung acknowledge ng mga mortals ang presence nitong si Nyx, nagsimula silang i-worship siya. Kaya daw ang witchcraft, ang mga sorcerers ay nagre-ritual sa gabi. Kaya naman daw kung ano-anong krimen o kung ano-anong hindi magandang nangyayari kapag gabi. Kasi feeling daw ng mga perpetrators na protected sila nung darkness. Feeling nila na ikukubli ng darkness ang pangit na ginagawa nila sa kanilang kapwa. And then sa pamilya ni Nyx, hindi naman daw maiiwasan ang pagseselos. Nagkakaroon din sila ng jealousy. Kasi halos daw ang kakolab nitong si Nyx ay si Hypnos na sleep. Kaya daw makikita natin ang mga mortals and immortals na natutulog kapag gabi. Dahil nga sa selos nila, nanlalambing di umano yung iba niyang mga anak. Nga lang, ang nanlalambing ay si Thanatos. Thanatos, the god of death. Kaya daw, hindi naiiwasan na kapag gabi habang natutulog ang ilan ay namamatay sila. Dahil daw nagselos itong si Thanatos. Diba? Sana wag na silang mag-collab. Ang pangit ng collab nila. So that's about Nyx and how powerful Nyx is. That ends our chismis for tonight. Pero itong buhok ko, wala na talagang nangyaring maganda. Diba? Para lang siyang nagulo and... Wait lang, ayusin natin. Ay, charing!
Hi! Turn off na natin. Kasi parang ano. Parang nasunog lang yung hair ko. Yeah.